So what's up mga kanukis? Isang magandang araw na naman sa ating lahat. So ngayong araw, i-update ko kayo sa ating mga alagang bantam kung paano ko sila pinaaamo kung masyado silang mailap or sa Bisaya pa, idlas silang mga kanukis. So may mga steps ako paano ko ginagawa yon. But before that, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang hit yung subscribe button and of course, hit yung notification bell sa taas para ma-notify ka sa ating mga susunod na videos. At maraming salamat pala mga kanukis sa inyong palaging panunood sa ating videos. At of course, sa mga nagchat-chat na marami silang natutunan. At of course, sa mga nagtuturo sa akin sa pamamagitan ng pag-i-instruct sa akin o pag-chat-chat sa akin sa ating FB page na Native Kanuki. So, we are so grateful mga kanukis. Maraming salamat sa inyong lahat. So, ibig sabihin, buhay yung ating channel. At of course, dumadami din yung ating mga kanukis kasi nag-i-increase din yung number ng ating mga subscribers. So ngayong araw, may mga steps akong nagagawin at of course, i-update ko din kayo sa ating backyard. So ngayong araw, day off ko ngayon kasi may incentive leave ako sa aming company. So makakapag-vlog tayo na straight ngayong araw. So tune in lang kayo mga kanukis. Welcome to our channel. This is your Native Kanuki. Have a blessed day ahead mga kanukis. If handa ka na, in 3, 2, 1, let's go! Sa ating henerasyon ngayon, kakaunti na lang ang nagpa-farming at nagpo-focus sa pag-aalaga ng mga manok. Samahan niyo ako mga kanukis sa ating paglalakbay upang diskubrihin ang iba't ibang uri ng manok at kilalanin ang mga mahuhusay na breeders. Simula dito sa napakagandang island ng Bohol, lilibuti natin ang buong Pilipinas, Southeast Asia at buong mundo. O ano, handa ka na ba? Isang magandang araw na naman sa ating lahat once again mga kanukis, no? So ngayon, pakakainin muna natin ating mga alagang mga manok na mga basilan at saka shamo at saka native na crosses. So yung mga maliit na yan na mga 3 months old, last batch na yan sila ng mga crosses ng native kasi yung natira natin ng mga breeders ay kung nakikita nyo yung mga black at saka brown na hen natin is yan na yung mga basila natin na pure. So tara, samahan nyo ako sa ating backyard ngayong umaga. So mga kanukis, nandito tayo sa ating backyard ngayon. So free time natin ngayon na makakapag-vlog. So maraming salamat pala mga kanukis na naabot natin yung ating mga milestone na to, yung 1,000 subscribers, 1,500 hanggang 2,000 subscribers. So ngayon, ganito yung setup ng ating backyard bago tayo pupunta sa ating mga bantam. So kita nyo yung mga pugaran, nandyan si Babaw, tsaka nandito din, may mga pugaran tayo dito. So sinadya ko talagang malapit lang maabot kasi pag yung lola ko lang ang naiwan dito sa backyard, madali niyang maabot at naglagay din ako ng hagdana na safety. At ipapakita ko sa inyo mga kanukis yung bago natin na pugaran na na-acquire. So ito yun mga kanukis. Kita yung mga lalagyan ng tuyo, yung bulad. So sa Bisaya, bulad. So sa Tagalog, tuyo. So ito yun. Binili ko siya ng 15 pesos kada isa sa bayan, sa market. So yan yung mga plano natin na ipapalit natin sa ating mga bagong mga pugaran kasi yung dahon ng nyug mabilis masira at lumulusot yung mga itlog doon mga kanukis. So for replacement at saka yung mga basket na ganito, papalitan natin yan sa mga bantam na kasi yung mga basilan hindi sila kasya dito. So minsan sisira yung mga itlog kasi malalaki yung katawan nila. So hindi sila kasya dito sa basket na to. Kaya doon natin sila ilalagay sa mga crates o lalagyan ng tuyo. So tara mga kanukis, pasok na tayo sa ating bantam pen at ipapaliwanag ko sa inyo yung sinasabi ko na paano paamuhin yung ating mga bantam chicken. Tara! Before muna tayo papasok sa ating bantam pen mga kanukis, so i-update ko muna kayo sa ating mga basilan. So ayan yung mga 2 weeks old natin na basilan chicks. So nasa 12 pieces sila. So ihiwalay ko na sila next week. At may naglilimlim na din tayo mga kanukis. So yan yung basilan cobra natin na hen.
So naglilimlim na siya. So mga ikatatlong araw na niya na naglilimlim mga kanukis. At i-update ko din kayo kung namisa na siya. At yung isang basila natin sa ibabaw, naglilimlim na din siya mga kanukis. So ayan. Ayan na siya. So marami tayong sisiw for the month of January. So nandito na tayo sa loob ng ating bantam pen mga kanukis. So dati nasa labas sila, pero pagdating ng tag-ulan, sinadya kong dito sila ilagay sa loob para safe sila mga kanukis. So yung mga basket na ganito, ililipat natin to ngayong araw, ipapakita ko din sa inyo para dito na sila mangingitlog, kasi yung ibang hen sa ganito, yung masila natin, hindi sila kasya dito, nasisira yung itlog. At tingnan nyo, may isa akong itlog na iniwan. Ayan, napakaliit talaga ng mga kanukis. May isang itlog kami na iniwan kapag naglimlim na, so ibabalik na namin yung ibang itlog. At kita nyo yung mga alaga kong mga kanukis, hindi sila mailap. Tingnan nyo. So hindi na sila mailap, hindi tulad ng ibang bantam na kapag dinalapitan ng tao, lumilipad, parang labuyo o sa Bisaya pa parang manok ihas. So yung gagawin nyo sa kanila mga kanukis, ginagawa ko, i-explain ko lang sa inyo mga kanukis, na pag nasa first month pa lang sila o sisiw, natural lang talaga sa kanila yun mga kanukis, lalo na kapag pag nasa 1 month old pa lang sila hanggang 3 months old. So kapag nasa 4 months old ka na, so sasanayin mo na sila sa tao. So ang ginagawa ko, pag lalapitan mo sila, yan, tulad ng ganyan, gentle lang yung kamay mo mga kanukis. Like sa sample ko ha, yan, kapag hawakan mo sila, huwag mo silang gugulatin. Huwag mo silang gugulatin. At yung paghawak mo sa kanila, a gentle touch lang mga kanukis. Ayan. So, huwag kang hahabol sa kanila na parang gugulatin mo sila. Ayan. Tingnan mo. At ito din yung last week na vlog ko. Yung last week na vlog ko mga kanukis. Tingnan nyo, wala na yung kanyang fowl packs. So effective yung ginagawa natin na paggagamot sa kanila. So wala na din siyang sipon. Tingnan nyo, last week yung may scar sa kanyang mata. So gumaling na mga kanukis. So successful yung paggagamot natin sa kanila. So ayan. At yung lalaki natin, siya yung alpha dito sa ating backyard. So siya yung nagdadala ng rhythm sa kanila. So kapag mailap yung broodcock mo, sigurado ako yung mga babae is maiilap din mga kanukis. So tulad din ng ganun. At may traditional way ako na ipapakita sa inyo ngayon kung ano ba yung ginagawa ng mga matatanda dati para hindi daw masyadong mailap yung mga alagang manok. So tingnan, tuturo ko sa inyo yung araw mga kanukis. So mga kanukis, so ituturo ko sa inyo yung traditional na paraan na tinuturo sa akin ng mga kaibigan ko at saka yung mga matatanda mga kanukis. So ito yung tsabo natin na bantam. So dati pagdating niya dito sa ating backyard, napakailap niya mga kanukis. So ito yung sikreto na ginagamit ng mga matatanda kung paano ba hindi maging mailap yung alagang manok. So kita niyo yung balahibo dito sa kanilang kilikili mga kanukis. Sinasabi nila kasi dapat kunin daw ito para kasi nakakakiliti ito sa kanila kapag ginahabol mo sila. So nakakakiliti yung balahibo sa kanilang kilikili. So ang tinuturo ng mga matatanda mga kanukis, tatanggalin lang natin ito dahan-dahan. So ayan, tulad nyan, makukuha. So tatanggalin mo yan mga kanukis hanggang sa maging malinis yung kanyang ilalim ng kanyang kilikili at mawala yung balahibo dyan. So tulad nyan, so malinis na mga kanukis. So isa yan sa paraan para hindi maging mailap yung inyong mga alagang manok, kahit hindi lang sa bantam,
at sa kahit mga ibang alaga mong manok, mga kanukis. So, isa din yun sa tips na gagawin nyo at tuturo ko din sa inyo kung paano ba hindi maging mailap yung sisiw, mga kanukis. So, pupunta tayo sa, lalagyan natin ng sisiw ngayon. So, mga kanukis, ito din yung isang Japanese bantam na tinahin. So, yung ibang sisiw nito, nahiwalay ko na sa ibang brooder. So, i-example ko lang sa inyo, mga kanukis, kasi nasa 3 weeks na siya ngayon. So, hihiwalay na natin siya at papaliguan na natin. So, tingnan nyo. Kaya ko na-example sa inyo, mga kanukis, kasi ganyan talaga yung hen, pinoprotektahan niya yung kanyang sisiw. At kung makikita nyo, sa ganyang age ng sisiw ng bantam, so napakailap talaga niya, mga kanukis. So yan, tingnan nyo. Naghuhulihin ko yan, hindi yan magpapapahuli. So, ayan, tingnan nyo ah. Magagalit yung nanay niya. So ngayong araw, ihihiwalay na natin siya sa kanyang nanay. At papaliguan natin tong hen na to. So ano ba ang explanation bakit mailap yung sisiw? Kasi sa reaction ng kanyang nanay, natatakot siya kapag magsasign yung nanay niya na may manghuhuli sa kanya. So ang ginagawa ko, mga kanukis, so hinahayaan ko muna yung sisiw na ganyan kakulit o ganyan ka mailap. Pero pagdating na kanyang 3 months old hanggang 4 months old, so sasanayan ko na siya na hahawakan mo siya day and night. So paliliguan na natin yung broodhen natin mamaya, mga kanukis. So paliliguan muna natin yung ating broodcock, mga kanukis, kasi matagal na din siya hindi nakakaligo. At mas maganda talaga na kondisyon yung ating broodcock para mabilis siyang mag-breed sa ating mga hen. So sa ngayon, mga kanukis, yan lang muna yung gusto nating palabasin sa ating mga next breeding season ng mga sisiw. Kasi gusto kong magpalabas ng ganyang kulay at saka ganyan ka baba na leg o short leg, mga kanukis. So next season, yung mga sisiw natin, maliliit na yung mga paa nila. Mga kanukis, may habard din tayo na bagong dala sa ating backyard. So ayan. So hindi ko na na-update sa inyo yung pagbili ko sa kanya. So sisiw pa lang yan, nabili ko. So ipapakita ko yung picture niya dito sa gilid kung gaano siya kalaki yung na-acquire natin siya, mga kanukis. So ngayon, i-rearrange natin siya sa ating range area. At dito sa ating pen na to, so ilalagay muna natin itong si bantam natin para mainitan siya ng araw. So ayan, napaliguan na natin yung dalawa natin na bantam, yung hen at saka broodcock natin. So papainitan muna natin sila for 2 hours. So pakakawala natin itong hubbard natin sa ating range area. So nandiyan si Vegeta, mga kanukis, oh. So parang hari-hari na din yan si Vegeta sa ating backyard. So ayan, pagkakaulan na natin ang ating habar dito sa ating backyard. So ayan na, mga kanukis. So pinakawalan na natin si habar sa ating area. Pero kapag nagbe-breed na yan siya, ihihiwalay natin yan kasi hindi natin gusto ma-mix yung hubbard sa ating mga basilan. So dito lang muna siya sa ating range area habang lalaki siya, mga kanukis. Ayan, so yan si Vegeta. O, ang laki na ni Vegeta. Ayan. So tingnan nyo yung growth spurt ni Vegeta, mga kanukis. So ang bilis lumaki ni Vegeta. So nasa 6 months pa lang si Vegeta. So siya yung ating binibreed sa ating backyard ngayon. So si Vegeta, yung bloodline niya pala, isa siyang Jutaku na Shamu. Yan. So mga kanukis, pupuntahan namin yung dating
Yan ang lola ko, si Mama Sing. So, pupuntahan namin yung dating kauna-unahan nating nilagyan ng mga manok kasi may tinanim ako na mga Madre de Agua doon, mga kanukis. So, kukuha tayo at ipapakain natin sa range area. O, tara mga kanukis. At dito dati yung ating kulungan ng ating mga manok. So, tinanggal natin dito kasi maraming mga wildcat o tinggawong. Kaya nag-net tayo. Yan si Whitey. So ayan yung mga tinanim natin na Madre de Agua last year. So kukuha tayo ng dahon ngayon at ipapakain natin sa ating mga alagang manok. So ito yung sample ng dahon ng Madre de Agua, mga kanukis, na ating ipapakain sa ating mga alagang manok. So yan, mga medyo bata pa yung mga nasa dulo ng mga Madre de Agua para madali nilang tukain, mga kanukis. So yan na yung range area natin, mga kanukis. At yung cobra natin na broodcock, nilabas ko muna siya kasi nagmo-molt siya o nag-change yung balahibo niya. So ayan siya. Babalik natin siya sa range area kapag tapos na siyang mag-molt. Ayan siya, mga kanuki, si Bruno. So babalik lang natin siya kapag tapos na siyang mag-molt. So habang nagpi-prepare tayo sa ating pagtatali ng ating Madre de Agua, so shout out muna tayo sa ating lahat, mga kanukis. Daisy Lupage, shout out. Cordelisa Seralte, James Pet House, Zian Zamoco Gaming, Marites Danseco, George Renz Ibano, JR Manalansan, Juban Humawan Gallardo Vlogs, and of course, John Andro Astillo from Tubigon, Bohol. So ayan, mga kanukis, i-continue lang natin yung pagtatali ng ating mga Madre de Agua. So sa isang tali, dalawang sanga ng Madre de Agua para may masasanay sila na tumuka ng dahon ng Madre de Agua. So pagdating ng mga ilang buwan, pag pwede na tayong mag-shred sa kanila o tatantarin na natin yan, ihahalo na natin sa feeds para may extra tayo na protina sa ating mga pagkain na ating binibigay sa ating mga alagang manok. Sa ngayon, training muna yan sa kanila para malasahan nila yung Madre de Agua. Tingnan nyo, mga kanukis, so pinapapak na ni Shy Type yung ating nilagay na Madre de Agua. So mas mabuti pa rin yung medyo bata yung ilagay nyo na dahon ng Madre de Agua, hindi na yung gulang o matanda nga na dahon, mga kanukis. At may tangla din tayo, mga kanukis, o lemongrass. Tingnan nyo, kanina napakadami pa niyan pero ngayon wala na. Ubos na, mga kanukis, kasi kinakain din nila. O dati maraming damo to, kung nakita nyo pag bago pa lang tayo naglagay ng range net. Pero ngayon ubos na yung ibang damo o karabaw grass na pwede nilang kainin. Ayan, nandito yung teramycin, mga kanukis. Ayan. So i-update ko lang kayo kung ano nang nangyari sa ating mga tanim na mga Madre de Agua next month. So ayan, after mga
2 hours mga Kanukis, tapos nang magbilad sa araw yung ating mga bantam. So ibabalik na natin sila dun sa loob ng ating breeding pen. Sunod ko ha. Ana. Dakpo na ko. Musig manok rin mang dito. Ginakop niya ang manok. Ano mga Kanukis, dali na natin sila sa loob. So, pakakawalan na natin sila sa loob ng ating breeding pen mga Kanukis. Ayan. So, nandyan na sila sa loob mga Kanukis. At nilagyan ko din sila ng Madrid de Agua. Kasi kumakain din yung bantam natin. So, next time, i-shred na natin yan or tatantarin na natin yan. Pero ngayon, kakain muna natin sila para masanay sila mga Kanukis. Tingnan nyo mga Kanukis, yung lalaki talaga yung umuuna na tumuka doon sa ating Madrid de Agua. So siya talaga yung alpha o guide ng ating mga babae na bantam sa ating backyard o sa ating breeding pen. At kaninang mga 6 a.m. mga Kanukis, so pinakita ko sa inyo may isang itlog, hindi pa siya naglilimlim. Pero may good news ako sa inyo ngayong araw. Kasi yung isang Japanese bantam natin, so naglilimlim na siya. So ano ba ang sign kapag maglilimlim na yung bantam? So tingnan nyo mga Kanukis ha, hawakan ko siya. So ayan, so hindi na siya magpapahawak. So yan ang sinyales na naglilimlim na siya. So yung mga itlog na naipon natin mga Kanukis, palilimliman na natin sa kanya ngayong araw. So hope na mapipisa to para may bago na tayong mga bantam sa susunod na buwan. So tara mga Kanukis, sabayan niyo ako sa paglagay ng itlog. So dahan-dahan lang. Ayan, may mga itlog pa. So palilimliman na natin sa kanya mga Kanukis. Yan. So magaling mag-adjust yung ating bantam. So siya na yung mag-a-adjust mga Kanukis sa paglilimlim niya. So that's it for today's video mga Kanukis. Hope marami kayong natutunan ngayong araw. At sa simple nating backyard, may nakuha kayo ngayong araw sa pag-aalaga ng ating mga alagang bantam. So this is your native Kanukis saying, an educated farmer is a successful farmer. So happy farming everyone. Have a blessed week ahead. God is good all the time. Enjoy nyo lang yung buhay nyo. Isang beses lang tayo nabubuhay dito sa mundo. At of course, lagi siyang nagpapala at nagbibless sa atin. So, ingat kayo palagi. This is your native Kanuki once again. Peace, love, signing out for now.